Magandang araw. Ako si Ezreal. At ngayon, magbabasa ako ng isang kwento para kay Bridget at sa inyong lahat. Sa Klolo, nagmamadali sa paglipad ang dilaw na paro-paro. Hinahabol siya ng mga bata naglalaro sa harbing. Takot na takot siya. Nagpalipad-lipad siya sa mga bulaklak at dahon. Maya-maya ay sumapit ang kanyang pakpak sa isang sanga. Nang pumagsak sa lupa ang kawawang paw-pawo. Mabuti na lamang at ang mga bata kanina pa humahabol sa kanya ay napagod na at sabay-sabay na nagsialis. Paw-pawo, aray! Naku! Nabaliyad ang pakpak ko! Sa Klolo! Tulungan niyo ako! Nagkataong lumipad noon sa ating mag-amang bumuyog. Kitang-kita nila ang nakabaliktad na paw-paw sa lupa. Amang bumuyog. Shhh! Okay? Huwag kang maingay. Umalis ang mag-amang bumulog. Hindi nila kinulungan ang kawawa-awang paw-paw. Sa Klolo! Maawa kayo sa akin! Tulungan ninyo ako! Nagpapalong ang paghihingi ng tulong. Malapit lang siya sa pinagkulan ng tinig. Mabilis siyang lungso tungo dito. Nakita niya si Paw-Pawo. Pinaisip niyang hinihintay siya ng kanyang mga kaibigan sa tamuhan. Ipaklang, gusto kitang tulungan pero nagmamadali ako. Hintay ako ng mga kaibigan ko. May mahalag ka kaming lakad. Pagmainig na sila sa paghihintay. Pasensya ka na. Walang nagawa si Paw-Pawo. Napayak na lamang siya nang mapatingin siya sa langit. Natakot siya. Kumbal ang mga ulap. Dumingin ang kalangitan. Paparating ng ulan, Paw-Pawo. O Panginoon, tulungan niyo po ako. Baka abutan pa ako ng ulan, lalong masisiyang aking pakpak. Hirap-hirap na po ako. Mga oras na yun, pauwi na silang gan. Maghapon siyang naghanap ng pagkain. Narinig niya ang mahina at pagod na boses ni Paw-Pawo. Langga. Naku! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nakaiga at nakalapat sa lupa ang mga pakpak mo, Paw-Pawo? Sumabit ang aking pakpak sa isang sangang at nasira. Magsatuloy ako dito sa lupa. Hindi ako magkabangon. Maaari mo ba akong tulungan? Hirap na ako. Langga. Aba! Oo! Sandali lang. Tawagin ko ang iba kong kasamahan. Tutulungan ka namin. Nang sandali pa, itumating naman ang maraming langgan. Pinuhat nila si Paw-Pawo tungo sa ininim ng bulaklak sa harding. Kinamot at pinakain din nila ito. Tiniyak na nilang likas na ito bago nila iniwanan. Paw-Pawo.
Maraming salamat sa inyo. Napakabuti ninyo. Langgam, walang anuman. Magpahinga ka na. Kami naman ay uuwi sa aming bahay. At doon nagtatapos maikling pabula. Pag-usapan natin, anong nangyari kay Paro-Paro? Nalaglag si Paro-Paro. Napon kasi siya ng mga bata. Tapos, nalaglag siya sa lupa. Dahil, sumagit ang pinagpagpak sa isang sama. Sino ang tumulong kay Paro-Paro? Si Langgam ay tumulong kay Paro-Paro. Anong natutunan mo sa nabasa mong pabula? Na huwag magdalawang isip na tumulong o hindi. Kahit pa may dalawang isip ka, pinabantayan ka pa rin ng Diyos, nakikita ka. Kasi, kunwari, hindi mo tinulungan ang isang bata, nakikita mo na nahirap na hirap na, tapos hindi mo tinulungan, nakikita ka ng Diyos. Anong maipapayo mo sa mga batang katulad mo? Tumulong ka kasi mabuti kang tao. Tutulungan mo lang siya, tapos may nasa akin ang kapatid. O tutulungan mo lang siya, tapos may nantay kami lang ang kapatid. Hindi yun ganun. Tutulungan mo siya dahil mabuti kang tao. At yun ang tamang dapat gawin. Diba, Pinto? Magandang awal sa'yo. Paalam!